the government of the much-needed revenue. It used its wholly owned subsidiary, Big Dipper Digital Content and Design Inc., a PESA-registered company, as tax shield. Its main customer is ABS-CBN Hungary. And because of this unconscionable tax avoidance scheme, ABS-CBN alleged effective tax rate in 2018 was at -5%. This means that ABS-CBN managed to avoid paying taxes in 2018. Bakit po ang GMA 7 na hindi naman kasing laki o kasing yaman ng ABS-CBN ay nakapagbayad ng buwis sa pamahalaan ng 1.6 billion pesos noong 2018? Samantalang ang malaalamat na ABS-CBN ay walang binayarang buwis, bakit naman nakalibre ang ABS-CBN noong 2018 sa negative income tax nila na 84 million? Ibig sabihin po nito ay may tax credit pa ang ABS-CBN at ang gobyerno pa ang lumalabas na may utang dito. Wala pong pagkakaiba ito, mga kababayan, sa isang taong nangutang sa tindahan, binigyan pa ito ng sukli. In 2019, ABS-CBN again did not pay its rightful taxes. It avoided this by entering into compromise agreement with the Bureau of Internal Revenue, with the latter accepting the settlement of 152 million pesos plus from ABS-CBN, equivalent to only 40% of its assessed deficiency in income tax, value-added tax, and documentary stamp tax payments. But this is only one among the four other cases lodged by the BIR at the Court of Tax Appeals, all of which were also settled by compromise. Bakit po ganun? Hindi po ba nando sa prangkisa ng ABS-CBN na babayaran nila lahat ang rightful taxes? Kinakailangan po bang sila ay habla pa ng BIR bago sila mapilitang makapagbayad lamang kahit settlement lamang? Ang linaw po ng kanilang prangkisa na babayaran lahat ang kaukulang buwis. Bakit kailangan pong sila ihabla at idemanda pa ng BIR para lamang sila ay makapagbayad?